Ikadalawamput-siyam ng Enero, Martes, sa ikatlong linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating ang ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Nakatayo sila sa labas at ipinatawag siya. Nakaupo si Jesus at napapaligiran ng mga tao nang may magsabi sa kanya, "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, hinahanap ka nila." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" At pagtingin niya sa mga nakaupo sa paligid niya ay kanyang sinabi, "Narito ang aking ina at mga kapatid, kapatid kong lalaki at kapatid na babae at ina rin ang sumusunod sa kalooban ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sino ang aking ina at mga kapatid? Sinasabi sa atin ni Jesus na ang mahalaga sa kanya ay hindi ang relasyon sa dugo, kundi ang kaugnayang nabuo at pinatibay sa paggawa ng kalooban ng Ama, tulad ng lagi niyang ginagawa. Maaari nating ilapat ito sa ating kasalukuyang kalagayan. Katoliko ka man o hindi, ang mahalaga ay ginagawa mo ang kalooban ng Diyos Ama. Ang pagbibinyag sa iglesia ay isang dakilang biyaya, ngunit tulad ng sinabi ng Panginoon sa sermon sa bundok, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit." Ang sabi ni San Agustin, ang kadakilaan ni Maria ay hindi lang sapagkat dinala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan, kundi dahil isa siyang tunay na alagad ng kanyang anak, ginagawa niya ang kalooban ng Ama tulad ni Jesus. Pagsasagawa, huwag maging kontento sa pagiging isang Kristiyano o Katoliko dahil lang sa binihag. Sikaping maging tunay na anak ng Diyos sa isip, salita at gawa.